guro trending sa social media dahil umano sa pag-post niya ng patungkol sa ating Pangulo. Ito ay nagngangalang Ronel Mas or Ron. Isa po siyang guro na nag-post sa social media ng patungkol sa ating mahal na Pangulo. Basahin natin kung ano ang kanyang ipinost. Tila galit na galit sa kanya ang mga netizens. I will get 50 million reward kung sino makakapatay kay Duterte. Hashtag no to ABS-CBN shutdown. Dahil umano sa pag-shutdown ng ABS-CBN ay nagawa niyang mag-post ng ganito sa social media. Ito ba ay dahil gusto niyang mapansin ng mga tao? O gusto lang niyang sumikat? So, natimbog po ng NBI, Taltal, Masinloc, Zambales ang isang binata na nag-post sa social media. Sa ngayon, nililinaw pa ng ating otoridad kung siya ba talaga yung nag-post sa social media na ito ang larawan ng gurong nag-post ng patungkol sa ating mahal na presidente. Panoorin natin ang video. Eh, ituloy mo. So, would you like to apologize to the president and the people? Huh? So, you're asking an apology? So what made you convinced to do that? Sa totoo po ba? Yung Peter, yung kumbaga, kagiging sa loobin po. Pero walang kumapansin. Kaya nagawa ko yun. So naghahanap ka ng attention dun sa Twitter? Yes po, pero yung wrong move po. Oh, okay. Yun po talaga yung intention ko. Never po kasi sa Twitter ko na nagkaroon ng retweets. Ito po yung totoo. Pero hindi ko po inakala na magiging ganito. So ngayon na-realize mo na mali ang ginawa mo? Kasi po painful po. Marami pa po. So Ronel, naghanap ka lang talaga ng atensyon? Yes po. Naghanap lang talaga ako ng atensyon. So sa kasalukuyan ay nagtuturo ka, di ba? Yes po. Ano na yung school mo? Hindi ko na po sabihin. Okay lang. Sige. Marami pa po. Kaya nagsasorry po sa lahat. Pero alam ko po kilala ninyo ako. Kilala ninyo po ako personally. So may aral sa'yo itong ginawa mong to? Sobra po. Sobra. Na-depress na po. Okay. Ronel, maliwanag naman na ang pag-amin mo from your heart. So, we will do our best na i-extend ang pag-intindi sa'yo. Alright? National security ang kinahinatnan nito. So, seguridad ito ng ating bansa sapagkat kung pinatay ang ating presidente, what will happen to our country? Klaro ko lang po sa ako nakuha yung Yes. Para po maging iwang kukwela, pero mali po talaga yung buto. Tinapatan po po sa 50 million ni Duterte na pag ano rin sa makaka pag ano ng vaccine. Kaya sorry. I see. So yung sinasabi ni Presidente na 50 million pesos ang kanyang ibibigay sa mga kapag mapaggawa ng vaccine contra COVID. Meron pa atang sinasabi na he will make it 100 million. Wala po. And then I'm in the president, I think. Ay,
Parang ganon. Pero ang narinig mo lang ay yung 50 million. So tinapatan mo lang at ginawa mong sangkalan ito para lang mapansin ka. Pero yun po, pinaharong po. Okay. Thank you. So itong mensahe mong ito, Ronel, ay mula sa iyong puso, hindi ka pinilit sa pagbibigay mo ng mensahe at paghingi mo ng tawad sa ating presidente. All right. Saksi ang mga magulang mo sa mensahe mong ito at kaming dalawa ni Sir Jerry na nandito sa loob ng sasakyan. So ang karagdagang investigasyon mamaya ay doon mismo natin gagawin sa NBI office. Ayan, diyan nagsimula ang bashing sa kanya. So tingnan natin isa-isa. Ang atensyon ay nakuha talaga ang atensyon ng NBI. Hahaha, lesson learned, period. Lahat may consequence. Ito naman, basahin natin. Napasara ang ABS-CBN dahil walang prangkisa at masaya kami dahil pantay-pantay na ang batas. Hindi dahil kay Tatay Digong, dahil sa iyon ang batas. Ito yung post niya. Mas maganda siguro kung siya na lang ang patayin. Mukhang wala naman siyang nagawa para sa bansa. Huwag patawarin yan. Tutularan ng maraming pagpinatawad yan. Marami na ang walang disiplina, mga kabataan ngayon, dahil na din sa kapabayaan ng mga magulang. Di sapat ang naghahanap lang ng atensyon para magawa niya yan. Hindi na bata yan para sabihin hindi alam ginagawa. Naghahanap lang daw siya ng atensyon, period. Oh, yan na, sikat ka na. Nationwide pa, ha ha ha, bobong edukado. Ang mga ganyan, teacher, ang dapat tinatanggalan ng lisensya. 50 million ka pa ha, akala mo naman talaga may ganun siya kalaking pera. Kakalungkot man pero kailangan niyang harapin ang consequences. Joke man o para kumita sa pag-post, kailangan gumawa ng legal at hindi na sa ganitong paraan. Good luck na lang sa'yo. Please care him emoji. Chik-chik. Dudong, paktay ka po dyan. Bakit kasi ganun na isipan mo? Naku, teacher pala siya. Ano may tuturong magandang asal sa estudyante niya kung siya ganyan na siya? Fake crying? Pinipilit umiyak para kaawaan? Halata naman, teacher ka pa naman din. Kalaboso ka ngayon. Doon ka magturo sa mga preso. Good luck sa'yo. Teacher ka pa man din. Tanggalan ng lisensya yan. Walang may tuturong maganda. Iyak-iyakan boy? Ha ha ha. Nawala na tapang? Ha ha. Marami pa raw siya pangarap? Ha ha. Pangarap Manila sa gobyerno? Tuluyan nyo na yan, sir, para hindi na pamarisan. Human rights pasok? Ha ha ha. Anti-government pasok? Ha 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 ha. Presyuhan ba naman ang ulo ng Pangulo? Aba, paano kung may pumato sa alok niya? Ang tanga lang, teacher ka pa naman. Wala po siyang kakayanan magbigay ng 50 million reward. So, paano kung may mga taong tumutuo sa sinabi niya? E di naalagay sa paalanganin ng ating mahal na presidente. Guys, sa mga taong galit sa ating mahal na presidente, hindi niyo po alam ang hirap na pinagdadaanan niya sa mga oras na ito. Hindi po biro ang maging isang presidente ng isang bansa. Kung galit kayo sa ating mahal na presidente dahil sa naghihirap kayo, dahil sa pina-shutdown ng ABS-CBN. Guys, please, huwag niyong isisi ito kay Duterte dahil hindi naman si Duterte ang nagpasara ng ABS. Kasalanan po ito ng management ng ABS-CBN. Dahil kung wala naman po talaga silang nilabag, hindi po ito magsasara. So, ibig sabihin po, meron talagang nilabag ang ABS-CBN. Huwag po natin isisi lahat sa ating mahal na presidente. So, kagaya ng nangyayari sa ngayon, kagaya ng mga ayuda para sa mga taong hindi makalabas dahil sa quarantine. Hindi naman po kasalanan ni Duterte kung hindi makarating sa mga tao yung pera. Dahil, minsan may mga yung ibang galamay po sa baba ng Pangulo ay mga korap. Sorry to say this, pero marami pong mga korap. Kaya minsan, hindi po nakakatanggap ang mamamayan ng ayuda galing sa gobyerno. Kaya wag po nating isisi lahat sa ating mahal na presidente. Yun lang po yung opinion ko. Anong masasabi niyo mga idol? Dapat ba siyang patawarin? Karapat-dapat ba siyang bigyan ng isang pagkakataon? Please comment lang kayo sa baba if you like this video. Please don't forget to
Like and subscribe to my channel and press the bell button para updated kayo sa susunod na mga video ko. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli. Bye mga idol!